Good afternoon, welcome back to my channel. It's me again, Mama Erin. So, to this video, i-share ko sa inyo kung ano yung nang ginawa namin kasi na baby, nagkakahabag siya. So, ang baby niya madalas, pero ngayon is medyo konti-konti na lang. Pero alam niya ba yung kabag, gabi siya umaatake or hapon bago siya matulog. So, nagtaka ako bakit parang iyak na iyak si baby, tapos ipag-iyak niya, hindi tumitigil. Hindi siya makatulog, balantong dito, balantong dyan. Kahit pinadedicate na siya, hindi pa rin siya nakakatulog. So, ito yung dahilan tsaka solusyon na nakita ko para po mawala yung kabag niya. So, disclaimer lang po, hindi po ako professional. This one is based lang on my experience bilang isang first time mom. So, yun, ang kabag po ba, alam niyo ba? Nung dumating pa yung lola niya tsaka daddy niya, doon siya nag-iiyak-iyak. So, pag ganun kasi, okay lang sana kung ako or yung mga nandito lang. Pero pag ganun na kasi, pag nandun sila lola niya, is medyo nag-aalala na rin sila kung bakit ganun-ganyan sa baby. Iyak na iyak pa dati. So, yun. Ito yung dahilan siguro na isa niyang dahilan na nakita ko kung bakit siya nagkagabag is naalimungan. Alimungan, ito yung singaw ng lupa. Alam naman natin na mga baby, pagdating ng alas 5 is yung lupa is pababa na yun. So, once minsan din is pag kunyari umulan, tapos naamoy nila yun, yun yung tinatawag na alimungan, pwedeng sumakit daw ang tiyan mo. So, kailangan pag lumalabas sila baby is mansan nila dito o kaya dito sa ilong. Dito may ilalagay para at least hindi nila maamoy yung singaw ng lupa. Tapos, yung pangalawa naman is nakakain ng pagkain nakakabag or nasobrahan. So, yung sabi nila mama is yung sabay daw is nakakabag. So, pag nasobrahan ka sa pagkain din ng pagkain na nakakabag is pwede mo rin maging makakabag kay baby. Kaya mag-ingat mo tayo sa mga kinakain. Kasi, alam niyo naman na epekto lagi yung kay baby. Ay, pangatlo naman is yung bloated ng kanilang tiyan. So, bloated yung kanyang tiyan. Tapos, pag ginanan mo, yung tunog niya is yung parang, alam mo naman yung may kabag. Ako din minsan nagkakabag din ako. Pero alam ko na yung gagawin ko. Lalagyan ko lang ng efficacent oil. Pero si baby iba kasi din yun. Tapos, number 4 naman is matigas ang kanyang tamo. So, ito na ngayon yung sign na meron siyang kabag. Dahil alis matigas ang kanyang tamo. Ayun na nga, pag nagkagabag sila baby, madali lang yung gagawin natin. Pero, alam nyo ba, ito din pala yung nakita kong behavior nila or symptoms kung bakit may kapag si baby. Ito na yung iyak ng iyak. So, iyak ng iyak na si baby niya. Hindi mo mabatapahan sa kakaiyak. Kahit ang dami ko nang ginagawa sa kanya, parang ayaw niya magpatahang umiyak kasi masakit mo siya yung mga. Parang ganun yung kabag niya is nandun pa. Matigas na yung tiyan niya yun, matigas symptoms na din na matigas ang tiyan, ayaw magpababa, and then ayaw magpakuha sa iba. So, pag ganyan, may kabag si baby, parang ikaw na lang lagi yung gusto niya, ayaw niya pong magpalapag, gusto niya palagi yung kanya, buhat-buhat mo siya lagi, ayaw magpakuha sa iba. Tapos, alam niyo ba, nakita kong solusyon is ito, mansanilya. Ito lang naman yun, mansanilya. Kaso, reminders lang po, ang paggamit pa rin ng mansanilya, 3 months old lang pwede siyang gamitin pataas. Pag mga 3 months old below, medyo huwag nyo pa siyang gamitin. Ibababad siya. So, ginagamit ko to kay baby pag kunyari, maliligo lang gano'n. Kasi pag kunyari, maliligo ka, lalagyan mo dito, sa likod, tsaka dito sa pad. Dibdib, at least, pag ginamit ko ito, is nawawala din siya agad. Kasi mahirap pag ito nilagay mo sa likod, mainit to eh. Iba din yung kanya. Iba din yung effect ng kanyang oil, ng sanilya oil. Pero effective naman ito. Ginagamit ko to sa paa ni baby. So, pag ganoon, pag minassage natin siya, kailangan is yung, kanyari si baby, ito si baby. At dito sa tummy, and then dito sa balakang. So, yan. Tami yung balakang. Paulit-ulit mo lang siyang gagawin yun. So, pag hindi pa rin siya naging effective, yung pangalawa naman dun is bicycle. Bicycle yung gawin ganun. Ganun lang siya. Ayan, ganyan. Bicycle. Parang yung bicycle, ganun mo yung paa niya. Ganun mo yung paa niya para at least pag umutot na yan, pwedeng ganun. Tapos balik. Pag umutot na yan, ibig sabihin is yung paa niya.
yung kabag niya is mawala na. Ulitin mo lang yun, ilot mo, tapos gananin mo siya. Tapos pag wala pa rin, kasi parang kasabi nila, pag hindi pa rin, iyak pa rin ng iyak paggabi, ayun na yung times na parang may tinatawag na Yuki, yung pangalan nila paggabi. My can, sa tag-English, ay sa Ilocano, my can, Yuki, my can, Yuki, ganun. My can, Yuki. Pero alam nyo ba, pag ganun, hindi naman na totoo yun. So, ang ginagawa din ni Lola is nakakatulong din ito na pinapakuluan niya yung damit na ginamit niya na suot nung araw na yun. Nagkaroon siya ng parang iyak na iyak. Kasi minsan lang nababati. Kaya yun, pinakakuluan ni Lola yung pag ganun na yung nangyayari sa kanya. Papakuluan yung damit niya. Tapos minsan naman, papakuluan ng dahon ng guyabano. So, dahon ng guyabano, kasama yung mga gamit niya. O kaya, pagtapos na hihilamusan si baby, hihilamusan siya buong katawan. Para naman yung kanya is mawala. Pag okay na si baby, pag medyo hindi na siya iyak na iyak. So, pag ganun pa rin, hindi pa rin na, na-try nyo na itong mga solution na ito, tapos hindi pa rin ang nangyari, is yung pag ganun, is yung pag nagsusuka na siya, tapos iyak na iyak, dali nyo na siya sa doktor. Alam nyo ba, isang beses, ganito, si baby is napaupo po siya dun sa terrace. Tapos, yung terrace na yun is nainitan. Ilang araw na siyang nainitan yung terrace namin. Ay, hindi. Ilang araw. Kumbaga hapon, sobrang tirik ng araw. So, yung nainitan si Bea, nainitan yung terrace. Tapos, naupo ko siya. Walang diaper. Doon na nga, nagkaroon siya na kapal. So, yun, every time na nagkakaroon ng kabos si Bea, yun na lang ginagawa ko. Nakalimutan ko, may pinapainom daw yun eh. Pero, hindi ko pa na-train painom si Bea. Balsamo ata yun. Balsamo ba yun? Basta may pinapainom sa kanya na ba, may mga iba pinapainom daw ng balsamo para at least mawala agad. So yun lang, napakadali lang naman yung, ayaw din natin na irritable, ayaw natin na iyakan si Rini, mas lalo pag andan yung mga lola't lola nila, kasi nga, nag-aalala sila pag gano'n. Kaya may hirap pag may kapag si baby, kasi nga, pag may kapag si baby, ang hirap kasi iyak siya ng iyak, yung alam mo ba yung iyak niya? Paulit-ulit. Kunyari, ilang oras na siya umiiyak. Tapos parang hindi ko siya napapatahan. Sobrang hirap nun. Kaya ginagawa ko talaga. Kinakapa ko ng agad yung tiyan niya. Kung hintay na malamig, ay yung mga paa niya is malamig. Ganun. Parang hinahanap ko na kung bakit siya umiiyak. Siyempre, pag umiiyak yung bala, ibig sabihin may nararamdaman. Di pa naman nila nasasabi, nararamdaman nila. So, yun yung dawi nila para sabihin na, Mami, masakit yung dami ko. Insyan ko, or may masakit sa akin. Di ba, pag nasasaktan niya, pag nadada pa, dun sila umiiyak. Ganun din yung pag may kabag sila, isip. Hindi lang nila masabi, depende lang kung marunong sila magsalita na sasabi, ay, Mami, may tummy is hurt, ganun. Ngayon, medyo marunong si Bibi magsalita ng kanya. Mga ganun. Mami, is may tummy is hurt, may habubo here, ganyan dito, ganyan sa face. So, yun guys, I hope this video, madami kayong natutunan about sa kabag ni Bibi. Napakadali lang naman pag may kabag si Bibi. Basta relax lang kayo. Huwag kayong magpapa-stress. Don't overthink. Huwag kayong umiisipin agad na pumunta sa doktor. Basta ang kailangan lang is yung hamak pala ginagawa niyo na yun. Ay, nakibot niyo siya. Huwag niyo kalimutan mag-pray. Hindi naman masama mag-pray. Alam mo ako, ginagawa ka na yun. Nag-pray na ako pag ganyan siya na yung parang ang muti-muti niya umiiyak, nararamdaman siya. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman dahil Christian ako kasi yun ang turo sa amin. So, I want to share lang din na pag kahit sipon yan, kahit ubo, or kahit simple lang yan, maliit man lang yan na nararamdaman ng pamilya natin, ng anak natin o tayo, is yung huwag natin kalimutang mag-pray. The more na yung prayer mo is yung malakas yung prayer mo is the more na yung pananalig mo is malaki, gagaling yung anak mo. So kailangan pag mga ganyan, pag may nararamdaman siya, sinisipon nga lang yan or kabag man, ganyan umiiyak siya, may nasugatan man, is may pray na tayo. Ako pag ganyan, pinagpipray ko talaga si baby na pag may mga lastakan, sugat-sugat, ganyan, nadadapad ako. Pinag-pray ko pa rin niya na, Lord, balutan mo yung uwi niya ng baluti, ng katawan niya. Lahat yan pinag-pray ko kasi yun ang tulo sa amin. Tsaka, I want to share lang din, hindi naman masama siguro na mag-pray. Kasi nga,
minsan nakakalimutan na natin sa sobrang worried natin na hindi na natin na alam yung gagawin kasi nga hindi na panatag yung kalooban natin sa kaisipan. Iniisip na lang natin yung condition ng baby. Tsaka alam nyo ba, mas powerful ang prayer. So yun, mas powerful ang prayer kasi nga madami na akong nabasa sa Bible na marami nang pinadaling ang Panginoon. Hindi lang nabuhay ng patay or hindi lang siya mga naggamot ng ketong, magpaalis ng mga masasamang kaluluwa, nasalinan ng mga masama, ang mga demonyo, mga ganyan, mga kaluluwa masasama. So yan, medyo naman napalayo na ba ako sa topic natin today. So yan, salamat ulit sa mga nakinig sa aking video today. So yan, I want to share lang na sa kabila man ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin, maliit man yan or malaki, magtiwala pa rin tayo sa Panginoon na patuloy siya nandyan, ginagabayan tayo at iniingatan sa ating mga akbang o ginagawa sa ating mga buhay o mga nangyayari sa ating buhay. So yun guys, I hope this video is nakatulong sa inyo, mas lalo na sa mga first time na katulad ko regarding sa kabag ng ating anak. Kaya dapat ang gaya yun as huwag niyo kalimutan mag-like, mag-share, and then mag-comment, and also mag-subscribe also para sa mga bago tayong video is ma-notify kayo agad. Huwag niyo din kalimutan i-click yung notification bell para pag may bagong videos ma-notify kayo agad. So yun guys, ay salamat sa mga nanood ulit, sa mga hindi pa nanonood, watch na po. Yun po, God bless po everyone. See you sa ating next video. Bye-bye!